Chef Mushis, bakit ngayon gagawa tayo ng crispy spring rolls o yung pao piatto, charat, may mga paganyan. So, ang una natin gagawin muna ay ikigisa natin itong ating garlic dito until fragrant. Samahan na rin natin siya ng white pepper. So, sabi dun mga 1 teaspoon, pero estimate lang tayo. So, it depends kasi kung gaano ka-spicy yung gusto mo. Okay. So, once medyo fragrant na yung ating itong ginigisa natin ito, so, magsisimula na tayo mag-proceed dun sa susunod natin na mas yung lug nitong niluluto ko. Lagyan na natin yung ating ground beef dito at saka 1 tablespoon of soy sauce. Kasayaan lang natin siyang igisa hanggang, alam niyo yun, yung mukha na siyang naghiwalay-hiwalay at ready. Achieve na natin yung desired look ng ating giniling. So, ngayon, nilalagay na natin yung ating mga vegetable hanggang maluto. So, meron tayong ditong carrots, cabbage, cilantro, at saka yung shiitake mushroom natin. So, lutuin lang natin sila dito kasama nung ating sotanghon na ating binalambot natin na 10 minutes yan, according to package instruction. So dito, simple lang naman ang gagawin natin. So lutuin lang natin siya hanggang mag wilt yung ating vegetables. And then, si-season na rin natin pala siya ng mga bagay-bagay. Okay, so ano yung paano natin siya i-season? So lagyan natin siya na 2 tablespoons of soy sauce. Okay. 1, 2, okay. Lalagyan din natin siya na siguro mga 1/2 teaspoon of salt. O, bahala na kayo tumansya kung gaano kadami yun. Right? And then, nilagyan din natin siya ng 1 tablespoon of sugar. So, ginamit ko dito yung tira na sugar dito sa tamarind kasi sayang may mga natira. So, estimate naman parang mga 1 tablespoon din po. So, pwede na yan. Okay? So, at lasang masarap na siya. So, patay na natin itong ating heat source. Tapos, medyo palamigin lang natin siya ng konti. And then, pag medyo nag-rest na siya, ilalagay na natin dito sa ating spring rolls. So, ito yung itsura ng ating spring rolls. Alright. So, spring rolls na, hindi yung spring rolls sa spring rolls natin. Ito, medyo square siya. At saka, medyo mas makapal compared dun sa usual na ginagamit natin sa lumpiang Shanghai. Yung ating filling. So, kuha lang tayo ng ating, what you call this, lumpia wrapper. Okay, so medyo lumambot siya. Kasi yung dump cloth ko yata ay medyo mas maraming tubig than it needs be. Tapos, lagyan lang natin dito sa gitna nung nitong filling natin. So, up to you kung gaano kadami. Pero, ako siguro yung isang ganito kalaking kutsara. Okay, so medyo kakaiba yung pag-fold nila versus dun sa ating Filipino version. So, ganito daw muna naka-diagonal na ganyan. Kaya ganyan lang natin. Medyo i-firm up lang natin yung ating pag-fold sa kanyang ganon. And then, ilagay natin ganon. And then, ganyan. And then, i-roll yun natin. So, sa halip na tubig, ang ginamit nila ay egg. So, lagyan lang natin ng egg dito. Yung no para ma-seal properly. So, ganyan na tayo. Roll, roll, roll. And then, charan! Meron na tayo. Isang roll yon ng ating spring roll. So, i-keep lang natin to. Tapos, ipiprito natin to sa Lunes. And then, I'll show you how it looks like. Pieces of lumpia tayo na natapos ngayon. So, ilagay lang natin sa freezer and then bago natin siya iprito siguro during the weekdays, ito-thaw lang muna natin siya. Tapos, subukan natin siya iprito ng between 5 to 8 minutes until golden brown. Ayan lang. Balikan natin ito. Long overdue na shrimp pie something-something na spring roll. So, na-delay tayo kasi natamad ako mag-shoot. And at the same time, yung una kong nagawa is nasira. Okay, so ginawa ko siyang pansit. So, nasira siya kasi ito pala, pag gumawa ka nito na ilalagay mo sa freezer, kailangan iprito mo siya fresh from the freezer, hindi yung ipapatow mo pa. Kasi nung pinatow ko, lumambot, yan, nasira. Pero ito, diretsyong freeze ko na, ayun, ang ganda, buong buo pa rin siya. So, yun lang, kainin natin to. Happy eating and thank you for watching!